Hello everyone, I'm Dr. Shasha Mimines. Andito po tayo sa maliit na farm at papakita ko sa inyo ang tinanim namin na grapes. Ang variety ay Black Hamburg. So ito po ay cuttings na binili ko. So pinatubo ko muna sa bahay and then itinanim ko ngayon dito sa farm at aking dinalaw para tignan kung gaano na sila kataas. So ang Black Hamburg ay grapes po ito. Tinanim noong summer, noong May 2022, siguro mga third week of May. At tinanim ko muna to through cuttings at pinatubo sa seedling bags. Sa trial and error po tayo. So, naging successful na po ang Black Hamburg. So, ito po yung sample ng aking Black Hamburg. Ito po yung cuttings. Tinanim ko po ito muna. So, nauna po yung mga tinanimin ko pong Black Hamburg. At ito po ay kulay black na grapes. So, table grapes. So, ito po yung mga naiwan pa sa bahay na hindi na, late na mag-bloom. Late na mag-usbong ng leaves. So, yung first na tinanim ko po ay noong Mayo. Ngayon po ay July na. July 27, 2022. So, mga isa, dalawang buwan na po yung ating grapes. So, ating pong dadalawin na. Ito po yung bagong itatanim ngayon ni Kuya Ronald Cepeda. Siya po yung itatanim ngayon. Tapos, syempre, ilalagyan namin na vermicast. Medyo ilalim pa. Tapos, ilalagay po natin yung nahuli namin. Pag-usbong ng ating grapes. So, ito yung mga late part na. Pero cuttings po ito. So, dalawin po natin yung ating grapes. So, ang aking manure po ang ginamit dito ay rabbit manure with ipa. So, medyo malalim po yung pagdig nito. Kagaya yung ginagawa ni at ni Kuya Ronald. So, ito po siya. So, 16 grape Black Hamburg ang variety na nandito sa farm. Yung kabila naman po, yung nasa kabila po ang ating Red Cardinal. So dito po ay pwesto ng Black Hamburg sa kabila pong area. Ando si Kuya James na yung sa mga nag-aalaga ngayon sa ating farm. And doon po ay Red Cardinal. So as of now, ito po ay almost 2 feet to 3 feet na po, pero meron siyang mga branches. So po kami, ngayon po ang gagawin ko ay ikakat po natin yung mga nasira. Gaya nito may nasirang nasirang leaves. Hindi ko po alam kung kinain po ito ng insekto, so tatanggalin po natin para hindi po mahawa yung ating ibang leaves. So, ito po yung ating problema dito sa farm. Kinakain po. So, gagawin ko lang po is tatanggalin lang muna siya. At meron po akong dalang, white nylon. Didikit na po natin dito. So, at ating dalawin naman natin yung Red Cardinal variety ng grapes. Tara na po, sa kabila po tayo. Set ng vineyard. Dito po tayo sa Red Cardinal varieties naman ng grapes na ubas po. Ito po yung ating unang tinanim ko noon. Siguro ito yung mga first week of May, last week of April 2022. Ito po yung una kong tinanim. Hanggang doon po, ito po ay Red Cardinal. Okay, so yung mga 2 feet na taas. Ang ginamit ko po ay mga bamboo na nakikita po namin doon sa paligid. So, medyo madami po tayong naitanim na grapes na cardinal. Red cardinal. So, ayaw ng red cardinal na masyadong matubig. At tag-ulan po tayo ngayon. At tatanggalin po natin yung mga lumang nasirang dahon dahil sa ilang araw na pong ulan na ulan para po tanggalin.
matagal ang sira. So madami po tayong problema sa red cardinal. Ito nga po yung sinasabi ko, may mga brown at putas-putas. So dito po tayo ngayon sa, ang papangalan po nito ay Stardox Great Farm. Ito po si Kuya James ang nagbibilig. Yan. Ito po ay gusto nang umakyat. Hinahabol na po itong ating bamboo. Okay. So, sana maging successful ang ating pagtatanim ng grapes ito sa Cagayan Valley, sa tag-init na lugar, sa lugar na napakainit. So, try natin magtanim ng ating grapes. So, thank you so much sa mga legit sellers ng grapes na nakakausap ko sa Facebook, sa mga nagbibigay ng advice. Marami po sila. So, every time nabibili po ako ng cuttings, ay tinuturuan po nila ako paano mag-maintain at tawag dito, paano mag-ano sa mga sakit ng mga grapes. So, thank you so much sa mga legit grape farmers, sa Philippine grape growers and sellers. Thank you so much. Marami ako ibabanggit. Nakalimutan ko yung pangalan nila. Anyway, thank you so much. Thank you. Ay, pagpatuloy natin ang ating